Pag-usapan po natin, 8 warning signs ng liver disease. Alam niyo yung sakit sa atay talaga po. Delikado itong sakit sa atay. Ang daming Pilipino may sakit sa atay. Actually, 16 million Filipinos may hepatitis B. Pag-usapan natin mamaya. Ang atay natin, pampabuhay yan, live. Kaya nga liver yan. Tawag natin, siya taga-process ng mga gamot. Minsan yung ibang pagkain. O kahit yung alak na iniinom natin, dyan din nagpa-process eh. Kaya pag na sinobrahan natin ng alak, ayan, nasisira yung atay natin. So, ano ang warning signs? Walo. Number one, jaundice. Madilaw ang mata, madilaw ang balat. Nakikita nyo yan eh. Dito talaga, pag tinaas nyo, parang yellow. Pag malala, medyo yellow-green na nga eh. Number two, itchy skin. Makati. Mabilis magsugat ang mga balat nila. Parang balat ng may edad, mabilis manipis. Number three, dark urine. Nag-iiba yung kulay ng ihi. Hindi siya talaga normal na parang hindi ka lang uminom ng tubig, tapos madilaw. Talagang madilaw siya. So, pagduda ako kung madilaw ang mata, hindi ko sure. Tinatanong ko, ano kulay ng ihi mo? Pag madilaw masyado, jaundice na siya. Sakit sa atay na yon. Number four, masakit dito sa right upper quadrant. Sa kanan, dito sa taas na dyan yung atay. O, kinakapan ng doktor yan eh. Fatigue, number five, mas pagod sila. Number six, weight loss, namamayat pag may sira na yung atay. Number seven, may manas, swelling. Hindi lang sa paa, pati sa tiyan. Ang tiyan nila malaki. Lumalaki ang tiyan. Hindi po dahil mataba, meron silang tubig sa tiyan. Ascites ang tawag dyan. Tingnan nyo, baka nakakita kayo sa barangay nyo ng alcoholic. Yung talagang alcoholic, lasing ng lasing, nagli-liver cirrhosis, ang payat ng kamay, maputla, ang laki ang tiyan. Oo, pero yung tiyan niyang malaki, hindi beer belly. Ano talaga yun? Payat na talaga sila. Oo. So, ascites yun pag nasisira yung atay natin. And number 8, nausea and vomiting. At meron ding mga skin signs eh. Meron tinatawag na palmar erythema, namumula yung palad o sa liver cirrhosis din yan. O meron may spider angioma dito sa balat, sa dibdib, sa tiyan, minsan sa paa. Sa paa meron din parang para siyang spider veins. Spider veins na mapula, parang star, maliit lang. Tapos pag pinindot mo, nawawala yung pula, tapos babalik ulit. Sign niya ng liver disease. So, what causes liver disease? Alak, alcoholic liver disease, taba, fatty liver, kung may diabetes, maraming may fatty liver, hepatitis B, common yan, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, viral infection, ang daming kababayan natin may hepatitis B. Liver cancer, yan, nagkakause din ng liver disease, yun ang mas nakakatakot. 16 million Filipinos, meron tayong hepatitis B. Bakit natin nakukuha to? Karamihan dito namana sa magulang. Sa nanay, napasa sa anak. O saan niya nakuha? Sa nanay din niya. Dapat kasi meron tayong bakuna sa Hepa B. Eh. Kaya yung mga bagong panganak, within 24 hours, dapat binabakunahan laban sa Hepa B para meron parang binibigay sa mga bata para hindi siya magka-Hepa B. 16 million Filipinos may Hepa B. Kaya kawawa po talaga. Pangmatagal lang kasi yung chronic Hep B. Mahirap matanggal. So, kaya importante yung bakuna. Pwede kayo magpa-check sa dugo. Kung wala pa kayong antibody sa Hepa B, may tatlong bakuna. 0 month, 1 month, and 6 months. Tatlong beses. Napakahalaga. Kundi kawawa po tayo. Ito yung magandang bakuna. Siguradong kailangan nyo. Kung hindi, ma-Hepa B, kawawa naman. Nakukuha din yung Hepa B sa sex. Sa lalaki, sa babae, at pag-share ng needles. So, may mga blood test, SGPT, SGOT. Yan. SGPT, SGOT, alkaline phosphatase, tsaka itong ProTime. Pinapacheck yung ProTime. Kasi, ang nangyayari sa may hepatitis o may liver problem, matagal magbuo ang dugo. So, yung dugo niya, pag dumugo, baka minsan 1 minute, hindi pa nag-bubuo. Delikado yun. Baka mag-bleed to death. Meron tayong 10 tips para malinis yung atay natin. Number 1, tigil lahat ng alak.
Oo. Huwag na natin subukan kahit konti. Huwag na natin isipin na yung iba sasabihin pag lalaki pwede to dalawang basong dalawang boteng beer or dalawang shot ng hard drinks o dalawang kopita ng wine, o pag babae tigi isa lang, isang boteng beer, isang kopita o isang hard drink. Pero sa akin, wag na lang. Oo. Kung, lalo na kung may liver problem o kung ayaw nyo talaga magkasakit, tigil na lang yung alak kasi masisira talaga yung atay. Hindi lang atay, pati utak. Number two, lose weight. Kailangan magpapayat. Kung may fatty liver ka, magpapayat ka ng 5 pounds o 10 pounds. Ang laking bagay, lalo na kung overweight ka. Number three, iwas sa oily foods, sugary foods. Alam nyo na to. Ayan ka na pa fatty liver eh. Ang dami sa atin may fatty liver yon. Pwede rin yun magdulot ng liver cirrhosis at liver failure. Iwas sa mga sobrang daming cake, donut. Nako, sarap ng donut. Icing, croissant, pastries, ice cream, pritong karne. Yan. Ito po mga sinusulat kong articles sa dyaryo dati. Nilalagay ko sa libro, tinuturo ko sa inyo. Number four, dapat healthy ang pagkain. Di ba? Healthy green leafy vegetables, pwedeng brown rice, sari-saring gulay, maraming antioxidant eh. Mas mabisa nga itong mga healthy na pagkain, gulay, prutas, kumpara pa nga sa vitamins. Kung papapiliin kayo, yung pinaka-carrots, kamote, di ba yan talaga mga healthy mga gulay natin. Number five, exercise. Pag nag-exercise tayo, makokontrol ang diabetes. Maraming may diabetes, may fatty liver din. Number six, kung meron kayong diabetes, i-control ito. Kasi konektado ang diabetes sa fatty liver. So, i-control ang diabetes sa diet, sa gamot, o sa insulin kung kailangan. Number seven, kung mataas ang cholesterol, di ba? Mataas ang cholesterol, kaya na fatty liver eh. Dapat gamutin yung cholesterol. Diet din, oatmeal, tulad na sinabi ko, bawas taba. At meron din gamot sa cholesterol. Meron mga statins, lalo na kung mataas na talaga ang cholesterol, kailangan talaga kahit konting gamot eh. Medyo may tulong. Ito si Doc Lisa, ito, hindi naman kumain matataba. 290 ang cholesterol niya. Binibigyan ko ng konting gamot. Binibigyan ko siya atorvastatin, half tablet, 4 times a week. Kahit hindi naman siya mataba. Kasi lahi eh. Yung lahi niya, mataas ang cholesterol, baka mag-fatty liver, ma-heart attack. Okay naman itong mga gamot na to sa tamang dosis. Number 8, may tulong ang yogurt. Healthy ang yogurt. Number 9, iwas sa pag-inom ng mga gamot kung may liver disease ka na. Kung may fatty liver ka o alcoholic liver cirrhosis, iwas na sa mga ano, mga gamot na hindi kailangan. Kahit yung mga paracetamol, tanong nyo muna sa doktor nyo, konti-konti lang. Aspirin, may mga antibiotics na bawal, tanong nyo sa doktor nyo. May mga herbal supplement, huwag basta-basta uminom ng herbal kasi meron din dyan, baka delikado kung may diferensya ka na sa atay. Number 10, Hepa B vaccination. At syempre, last, iwas sa mga toxin sa paligid. Yung mga insecticide spray, nag-spray kayo ng insecticide para sa ipis, sa daga, mamaya pumunta sa kamay nyo. O yung mga pang-spray nyo, delikado po. Pwede makasira ng atay, pwede rin mag-cause ng cancer. So sana nakatulong tong tips ko, paano alagaan ng atay. Kung may problem po kayo, pa-check ang SGPT, SGOT, magpatingin sa gastroenterologist. Yung mga may Hepa B, patingin po tayo sa gastroenterologist, sila magbibigay. Minsan binibigyan ng gamot, pero wala talagang specific na gamot sa Hepa B. Hindi pang kalahatan eh. Merong special na gamot para lang doon sa medyo iba yung level sa dugo na parang masyadong infectious. Yun, binibigyan konting gamot pero mahal yung gamot eh. Dito na lang tayo sa healthy food, diet, iwas sa alak at mga toxins. Makakatulong na po to. God bless. Thank you.